Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal, ibinigay mo po, Panginoong Diyos, ang habag sa amin na mga naligaw sa kasalanan dahil sa paglayo namin sa iyo, Panginoong Diyos. Ang aming Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin at ginawa niya kaming iyong mga anak sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginawa at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Kinagpapasalamat po kami sa lahat ng kamanghamanghang biyayang ito. Nagpapasalamat din po kami dahil kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon. Nagpupuri sa iyong dakilang biyaya, nag-aaral ng iyong salita, at nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Kaya pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos. At bigyan mo po kami ng kinakailangang biyaya at ipahayag mo po sa amin ang salita at tulungan mo po kami na maunawaan ang salita. Pakiusap, bigyan mo po ng parehong biyaya ang lahat ng mga brothers at sisters na nakikinig ng salita sa kanilang bawat bahay at hindi namin kasama dahil sa coronavirus. At hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. Ang aming mga churches sa Korea at ang maraming mga churches sa mundo, iniingatan po nila ang kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, ingatan mo po ang pisikal at espiritual na aspeto ng kanilang buhay at punuin mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ng biyaya at ng katotohanan. Mapagtagumpayan po nawa namin sa pamamagitan ng pananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon ang mahirap na panahong ito. Kumilis ka po upang maipangaral ang ebanghelyo, Panginoon. Pakiusap, bigyan mo po ng pagkakataon na mabuhay ayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian, Panginoong Diyos, sa kanilang nalalabing buhay ang mga may sakit sa pamamagitan ng pagpapanauli sa kondisyon ng kanilang kalusugan. Punin mo po ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga pastors na nangangaral ng salita upang maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aakay ng maraming mga kaluluwa na may katapangan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita at nagtuturo ng dapat naming gawin ayon sa panahon, sa oras na ito, ipaalam mo po sa amin ang iyong salita at banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin. Itatag mo po nawa kami sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Gawin mo po kaming bago at ganap araw-araw. Pakiusap, turuan mo po kami na malaman kung anong uri ng pagkatao ang nararapat sa amin sa harapan mo, Panginoong Diyos, sa panahon ng nalalapit na muling pagdating ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 2. Lucas chapter 2. Lucas chapter 2. Verse 8 hanggang 14. Babasahin ko po. Lucas chapter 2, simula verse 8. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.
At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Hanggang dito na lamang po. Ngayon po ang huling linggo ng taong 2021. Ang panahon na naitakda sa ating harapan ay mabilis pong lumilipas. Ibig sabihin ng mabilis na paglipas ng panahon ay ang panahon na maaari tayong mabuhay sa mundo ay nababawasan. At tinuturo nito sa atin na ang araw na itinakda ng Diyos ay malapit na po talagang matapos. Gayun din naman, tayong mga Kristiyano ay dapat na malaman na napakalapit na ng muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasabi po ng Biblia sa John 5 verse 39, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin." Kaya ang pinakamahalaga sa Biblia ay si Hesukristo. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya may pagkasilang, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, at ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Ito po ang mga mahalagang pangunahing katotohanan dito po sa Biblia. Ngunit, yung pong pagsilang, kamatayan, muling pagkabuhay, at pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga katotohanang naisakatuparan na. Ngayon ang tanging natitirang bagay na lamang ay ang muling pagdating ng Panginoong Hesus. Lahat ng mga bagay na gagawin ni Kristo sa mundo ay naisulat na sa lumang tipan ng detalyado. Ngunit ang lahat ay talaga pong naisakatuparan gaya ng nasusulat at walang hindi nangyari. Kaya ang wakas ay darating kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral sa buong mundo at may pangako na ang Panginoong Hesus ay muling darating sa katapusan po ng panahon. Kaya ngayon, alam na alam po natin na ang muling pagdating ng Panginoong Hesus ay napakalapit na. Kaya ngayon, nais ko pong ipangaral sa inyo ang sermon na may pamagat na ang mga taong sasalubong o ang mga taong tatanggap sa magbabalik na Kristo. Ang unang dumating na Hesus ay dumating upang magligtas ng makasalanang nakatadhana na tumanggap ng walang hanggang kahatulan at pagkawasak dahil po sa kasalanan at kasamaan. At ang magbabalik na Hesus naman, ang kanyang pagbabalik dadalhin ng mga ligtas na banal at hahatulan naman ang mga hindi ligtas. Kaya mahalagang malaman kung anong uri ng tao ang sasalubong sa Panginoon sa kanyang muling pagdating. Ang mga taong inaasahang tatanggap sa Panginoon ay hindi siya tinanggap, kundi ang mga taong hindi inaasahang tumanggap kay Jesus ang talaga namang sila yung tumanggap sa Kanya. Kaya kailangan nating pag-isipan kung talagang handa ba tayo natanggapin o baka naman hindi ang magbabalik na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng salita. Kaya una, alam natin kung anong uri ng tao ang maaaring tumanggap sa magbabalik na Panginoon sa pamamagitan po ng Biblia. Paano po ito naging posible? Malalaman natin kung ano
ang magaganap sa hinarap sa pamamagitan ng kasaysayan na naisulat sa Biblia dahil ipinakita na ng Diyos ang hinaharap o yun pong mangyayaring kasaysayan. Kaya anong uri ng mga tao ang tumanggap sa Panginoong Hesus noong dumating po siya sa Israel? 2021 taon na po ang nakalipas. Itinuturo din nito sa atin ngayon kung anong uri ng tao ang sasalubong sa magbabalik na Kristo. At dapat din po natin itong pag-isipan. Alam niyo po kahapon, December 25, at ito po ay tinatawag nilang Pasko. Ang araw daw ng pagsilang ng Panginoong Hesus sa mundo. Pero gaya ng alam natin, hindi po ito ang araw ng petsa ng kapakanakan ng Panginoong Hesus. Dahil hindi sinabi sa Biblia po yung eksaktong petsa ng pagsilang ng Panginoong Hesus, kaya wala pong nakakaalam. Ang tanong bakit naging December 25, yun pong kaarawan ng Panginoong Hesukristo. Bago nila kinumpirma ang kaarawan ng Panginoong Hesus, ang mga pagano sa Roma ay sumasamba sa maraming mga diyos-diyosan. Minana nila ang mga relihiyosong tradisyon na nakagawian dati noong unang panahon. May ilang mga paliwanag tungkol po sa December 25 sa Christianity Encyclopedia at sa World Encyclopedia sa bahagi ng simula ng Pasko. Noong 273 AD, ang Pasko ang malaking araw ng pista ng pagsamba sa araw, na ang tawag ay Mitra, na sinasamba ng imperador ng Roma noon na si Aurelius. Ang pinakamalaking Diyos-Diyosan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay walang iba kundi yung pong araw. Ang dahilan, wala kasing mabubuhay kung walang araw. Kaya nga, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay sumamba sa araw bilang kanilang Diyos noong unang panahon. At hanggang ngayon, may ilang mga tao ang sumasamba sa araw bilang kanilang Diyos. Kaya nga ang Pasko, ang kanilang araw ng pagsamba sa araw na tinatawag po nilang Mitra. Ngunit ang Imperyo ng Roma, sila mismo ang umusig sa mga Kristiyano. Ngunit yung pong imperador na ang pangalan ay Constantine, binago niya ang kanyang relihiyon sa Kristyanismo. At isang araw, nanaginip raw siya ng isang panaginip kung saan nagtungo siya sa isang digmaan na may dalang watawat na may krus at nanalo siya sa digmaan. Siya po si Constantine. At nangyari nga na nagpunta siya sa digmaan na dala po yung watawat na may krus at talagang siya po'y nagtagumpay. Kaya naging Kristiyano siya. At pagkatapos, ang kanyang mga lingkod ay naging mga Kristiyano din dahil ang kanilang amo o Panginoon ay naging Kristiyano. At sapilitan po sila na kanyang pinabautismuhan. Maraming beses ko pong nakita ang lugar na iyon. Alam po natin, ang Roma, sila po na umusig at pumatay sa mga Kristiyano ay binigyan ng karangalan ang mga Kristiyano ng maraming pakinabang, lalo na kung pag-uusapan ang mga pinuno ng relihiyon. Subalit ngayon, hindi ko po kailangang ipaliwanag ang tungkol dito ng detalyado. Kaya ginawa ni Emperor Constantine ang araw ng pista para kay Mitra, ang Diyos-Diyos ang araw. Ginawa niya itong kaarawan ng Panginoong Hesus. Ngunit hindi ko po kailangang idetalyado ang mga bagay na ito. Anyway, ang mga taong hindi naniniwala sa Biblia, sila po ay gumawa ng nakikitang bagay at espesyal na araw at itinurong nila ang mga bagay na iyon na mahalaga. At sa huli, noong 325 AD,
Sa unang konseho ng tinatawag na Nicaea, opisyal na kinumpirma na ang kaarawan ng Panginoong Hesus, ginawa po nila itong December 25. Kaya nga ang kanlurang Kristyanismo ay tinanggap lang ang araw na iyon, at ang ilan namang nasa silangang Kristyanismo o yung mga Kristiyano sa silangan ay sumunod naman sa January 6 bilang kaarawan daw ng Panginoong Hesus. At sa ngayon, ang buong mundo, sila po ay sumusunod sa araw ng December 25 bilang kaarawan ni Hesus. Gayunpaman, kapag siniyasat natin ang simula, ang Pasko po ay galing naman talaga sa maling tradisyon ng mga pagano. At hindi po talaga ito ang tunay na kaarawan ng Panginoong Hesus. Sa Malakias 4:2, sabi, "Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak." Dito po si Hesus ang araw ng katwiran. May mga talata sa Biblia na ganito. Gaya po sa John 1 verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at sa Mateo, at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Kaya nga sinasabi nila na sumasamba sila sa araw at si Jesus daw ang araw, ang sumisikat na araw. Gaya nito, iniugnay nila ang kanilang maling mga tradisyon sa kaarawan ng Panginoong Jesus. At sa panahong ito, tinatanggap ng Kristyanismo ang mga maling tradisyon ng mga pagano na hindi naman talaga ito pinag-iisipang mabuti. Ang December 25 ay napakalayo po sa kaarawan ni Jesus, dahil ang mga tao sa Israel ay hindi naman po nag-aalaga ng mga tupa sa labas ng Palestina sa panahon ng December 25. Ang panahong iyon kasi ay taglamig at tag-ulan. Kaya sa Lucas chapter 2, noong sinilang ang Panginoong Hesus, ang mga unang mananampalataya ay ang mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa gabi sa Bethlehem. Sa ngayon din po, sa lupain ng Israel, hindi nila nilalabas sa mga tupa sa panahon ng December 25. Kaya nga hindi maaring mangyari na alagaan ang mga tupa sa gabi. Hindi tama ito, maging ang kondisyon ng panahon. Pero kahit hindi ito ang araw ng kaarawan ng Panginoong Hesus, ang mahalaga, tunay po na isinilang sa mundo ang Panginoong Hesus. Isang katotohanan sa kasaysayan na si Hesus ay dumating sa mundo at siya po talaga ay nagkatawang tao. Kaya, nais ko pong pag-isipan natin ang tungkol sa mga taong tumanggap noong unang pagdating ng Panginoon sa mundong ito sa pamamagitan po ng Biblia. At kailangan din nating matutunan sa pamamagitan din ng Biblia kung ano ang dapat natin gawin upang matanggap natin ang magbabalik na si Jesus. Marami pong mga propesiya, especially tungkol sa unang pagdating ng Panginoong Jesus sa lumang tipan. At ang ilan po dito ay atin pong tatalakayin. Kung titignan po natin, sa Isaiah chapter 7 verse 14, sabi, "Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Kaya isinilang ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng katawan ng birheng si Maria pagkatapos po ng 700 years na taon bago ito maipropesiya." At sa Mikas chapter 5 verse 2, sabi, "Ngunit ikaw Bethlehem sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Kay isang sanggol ang isinilang sa Bethlehem. At sabi, pinagmulan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Maaring parang hindi makatwiran ng talatang ito. Ibig sabihin, ang isa ay ang Kristo na Diyos na darating sa katawan ng tao. At ang talatang ito ay eksaktong na isa katuparan. Kasi Isaiah 53 verse 5 to 6, "Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit na ipropesiya na rin po
na ang Diyos ipinasan ang ating mga kasalanan sa Kanya, kaya sabi, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. At siya'y nasugatan, binugbog, hinagupitit sa pamamagitan ng katarungan ng Diyos. Lahat ng mga talatang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Siyempre, ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus ay naisulat din po sa Lumang Tipan. Halimbawa, sa Awit 2 verse 1-2, sabi, bakit nagsasabwatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, kaya dito nakapropesiya na ang mga hari sa lupa at mga pinuno ay tatayo laban kay Kristo. Sa Awit 2 verse 4-6, sabi, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukot siya sa kanila. Kung magkagay magsasalita siya sa kanila sa kanyang puuhot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may iniligay ko ang aking hari sa Sayon sa aking banal na burol. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Sinabi na ang Diyos ay magsusugo ng kanyang hari at dudurugin mo sila, sabi po, gaya ng banga. At ang talatang ito ay tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. At kung titignan sa Zacharias 14 verse 4, sabi, sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga ulibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. Darating ang Panginoong Hesus sa mundo at tatayo sa bundok ng mga ulibo, kung saan siya umakyat, paitaas sa langit noon. At sa Job 19 verse 25, sabi, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya ay tatayo sa lupa. Kaya ang Panginoon ng kaligtasan ay tatayo sa lupa. Ito ang mga katuruan tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Mas marami pong mga talata ang tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay may sasakatuparan sa huling panahon at ang araw ng pagdating ng Panginoong Hesus ay napakalapit na sa ating mga mata. Sabi sa Matthew 16 verse 28, may ilan na nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, bago siya namatay, na makikita nila ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Hindi po ba ito kakaiba? Matagal na panahon nang namatay ang mga alagad, pero hindi pa po nakakabalik ang Panginoong Hesus. Ngunit pagkatapos siyang sabihin iyon, sa susunod na kapitulo, mula Matthew 17 verse 1, sabi, pagkaraan ng anim na araw, isinamin ni Hesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid, at sila'y dilang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila, kaya naging puti ang kanyang buho, pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Biglang nabago ang anyo ng Panginoong Hesus sa isang espesyal na anyo. At biglang nagpakita si Elias at si Moises. Si Moises at Elias ang kumakatawan sa mga Israelita sa Lumang Tipan. Si Moises po ang kumakatawan sa kautusan at si Elias naman ang kumakatawan sa mga propeta. Kaya ang kautusan at ang mga propeta ang kabuuan ng Lumang Tipan. At ang kumakatawan sa mga ito ay sina Moises at Elias. Si Moises ang siyang nanguna sa mga Israelita tungo sa Kanaan na lupang ipinangako. Siya po ay tumanaw sa Kanaan mula sa malayo at namatay na hindi nakakapasok dito. Si Elias naman ang siyang kinuha pa itaas na hindi namatay. Ngunit bakit nagpakita sina Moises at si Elias? May dalawang bagay po dito. Ngayon, ang kautusan at ang mga propeta na siyang sina Moises at Elias ay ipinapasa ito kay Hesus. Upang mangyari ang lahat ng bagay na ito kay Hesus, pinag-usapan nina Moises at Elias ang kamatayan ni Hesus. Kaya si Hesus na pinatutuhanan ng kautusan at mga propeta ay sinabing mamamatay siya sa krus at mabubuhay muli ayon sa Biblia.
Ang isa ay upang ipakita kung ano ang mangyayari sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa 2 Peter chapter 1 verse 16, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katangisip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Nakita po ni Pedro ang ikalawang pagdating ni Jesus. Kailan? Sa 2 Peter 1:18, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok, sabi po. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa mataas na bundok ay ang mangyayari sa ikalawang pagdating ni Jesus. Naridig din nila ang tinig ng Diyos sa 2 Peter 1:17, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan." Kaya't sinabi ni Pedro, ang pangyayaring iyon ay ang mangyayari sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kasi 2 Peter 1 verse 13, sabi, "Na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Hindi ba't ipinakita na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Para sa mga mahilig po sa pelikula, di po ba, pinapanood po muna natin yun pong trailer bilang pahapyaw bago maipalabas yun pong isang pelikula. Maraming ganitong bagay sa Biblia. Gaya po, ipinapakita sa aklat ng Apokalipsis ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa mga huling araw, at ipinapakita rin ang mga mangyayari sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Nauna na itong ipinakita sa atin. Ipinakita dito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ang bagong anyo ni Jesus ay ang anyo ng ikalawang pagdating, at si Moises at Elias ang kumakatawan sa mga naligtas at namatay na makakatagpo ang Panginoon kapag muli po siyang dumating. May mga ilan na tulad ni Elias na buhay at dinalang paitaas upang makita si Jesus. Kinuha ng Diyos si Enoch bago pa man hatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ito ang kumakatawan sa rapture na mangyayari sa mga Kristiyano bago ang paghatol sa sanlibutan sa huling araw. Kasi 1 Thessalonians 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ang kaluluwa ng mga naligtas at namatay ay mapupunta sa paraiso, at ang kanilang mga katawan ay sa libingan. Ngunit anumang paraan sila namatay, ibabangon silang muli sa pagdating ng Panginoon. Sabi sa John 5:28-29, "Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan." Ang lahat ng nasa libingan at ang mga gumawa ng mabuti, hindi ibig sabihin nito na nabuhay sila dahil gumawa sila ng mga bagay na may kabutihan. Ang mga naligtas ay nakatadhana ng mabuhay na may mabuting pamumuhay. Ang matuwid at ang makasalanan, ang mabuti at ang masama. Pinag-uusapan natin ngayon ang kaibahan ng ligtas na Kristiyano at yung pong hindi ligtas na Kristiyano. Sa makatuwid, ang mga born again Christians ay binuhay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli sa buhay. At kapag dumating ang Panginoon, sa 1 Thessalonians 4:16 sabi, "At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, kapag dumating ang Panginoon, ang mga banal na nabubuhay pa ay magbabagong anyo kasama ng mga Kristiyanong nabuhay muli. Sabi, aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanpaman. Hindi natin tatagpuin ng Panginoong Hesus sa ilang libong metrong taas sa papawirin. Ganito isinali ng Biblia ang talatang ito, mula sa mundong ito tungo sa espiritual na mundo. Kaya mula sa araw na iyon, hindi na ako mahihiwalay mula sa Panginoon. At mabubuhay akong kasama siya, magpakailanman. Ang mga salitang ito ay ang pinakadakilang pag-asa ng mga Kristiyano. Kaya nabubuhay na tayo ngayon na sa panahong maaari na nating katagpuin ang Panginoon na hindi maranasan ang kamatayan. Kung mabubuhay tayo ng malusog
na pamumuhay ay makakatagpo natin ng Panginoon. Sa palagay ko ay makakatagpo ko ang Panginoon na hindi ako namamatay. Sa katunayan ng araw na iyon ay maaring ngayon na. Sapagkat lahat ng mga tanda na darating bago pa man bumalik ang Panginoon ay nangyari na. Maari siyang dumating ngayon mismo. Walang mali sa Biblia. Kaya sinabi sa 2 Thessalonians 1 verse 7 to 8, sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Silang mga hindi nakakakilala sa Diyos, silang mga kilala ang Diyos ngunit hindi sinusunod ang ebanghelyo, at silang mga hindi naligtas ay mapaparusahan. Ang mga ito'y tatanggap, sabi po ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. At kapag dumating na ang Panginoon, may kaluwalhatian naman sa mga nanampalataya. Silang mga naligtas ay sasalubungin ng Panginoon. Ang Panginoon ay muling darating sa kaluwalhatian, nakasama natin ang Panginoon. 2 Thessalonians 1:10, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Kaya't kapag dumating na ang Panginoon, ang araw na iyon ay magiging araw ng kahatulan at pagkawasak sa mga hindi nananampalataya. At para sa atin, isa itong maluwalhating araw na salubungin ang pagdating ng Panginoon. Kaya't ito ang araw na papasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Mas nalalapit na ang araw na iyon sa atin. Kaya sabi ni Juan na taga-bautismo, habang pinatutuhanan si Jesus, sabi niya, Mateo 3:12, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Kaya kapag dumating na ang Panginoon, titipunin ang mga taong naligtas tulad ng trigo at ilalagay ito sa kamalig sa langit, at ang ipa, silang mga buhay at tumadalo sa church ngunit hindi naman naligtas, sila yung ipa. Sinabi ng ipa ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay, ito po yung impyerno. Nakakatakot na salita po ito. At kapag dumating na ang Panginoon, matatapos na ang lahat ng mga bagay at ang mga mapupunta sa langit at impyerno ay napagdesisyonan na. At ngayon sa Matthew 16:27, kapag bumaba na ang Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga anghel, sinabi niya, kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang unang pagdating ni Hesus ay ang mapagpakumbabang anyo. Ngunit ang Panginoong Hesus na darating muli ay magpapakita. Kaya nga po, sabi po sa isang kanta, ang tagapagligtas na pinagkaitan ng mundo, magpapakita siyang muli na may dakilang kaluwalhatian at karangalan. Kapag dumating na ang Panginoon, darating siya na kasama ang arkanghel at mga makapangyarihang mga anghel. Kasi sa Matthew 16:27, sabi kanyang gagantian ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Hahatulan ang mga Kristiyano ayon sa buhay na ikinabuhay nila matapos maligtas. At silang mga hindi ligtas ay mapupuksa magpakailanman sa kanilang mga kasalanan. Ang araw na iyon ay ang araw kung saan ang lahat ng mga bagay tapos na. Sa Hebrews 9:28, nilinis at pinabadal tayo ni Jesus mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili sa krus, minsan magpakailanman. Upang maluwalhati ang katawan ng mga banal, siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Sabi ang mga sabik na naghihintay sa kanya, hinihintay po talaga natin siya. Hinihintay ng mga ligtas ang pagdating ng Panginoon. Tama po, magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon para sa kanila. Sapagkat napakaraming salitang tulad nito, maglalaan po ito ng mahabang oras, bagaman sasaliksikin ko po ang ilan sa Biblia. Maghahanap po tayo ng ilang mga talata. Ngayon, siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. At sa Hebrews 10:37, sa sandaling panahon nang siyang dumarating, ay darating at hindi maantala. Kapag iniisip natin ito, mukhang matagal na panahon na ito, o matagal pa, nang ito po ay sabihin, pero saglit na panahon lang ito, ang araw na iyon ay nasa harapan na natin. Siyang dumarating ay darating. Ang siyang ipinangakong darating ay tiyak na darating. Kapag tama na ang panahon, hindi maaantala, sabi po.
Sa Gawa 1 verse 11, nang umakyat mula sa bundok ng Ulibo, maraming tao ang nakakita sa kanyang umakyat sa langit. Nagkubli si Jesus sa mga ulap. Dalawang anghel na nakadamit na puti ang nagpakita at sinabi sa mga tao, "Bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Kaya pinangako ng Panginoon na siya'y darating at pinatotohanan ito ng mga anghel. Kaya ang Panginoon ay magbabalik. Sino ang maaaring sumalubong sa Panginoon kapag siya'y dumating? Dito sa Luke chapter 2 na kanina lamang ay nabasa natin, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pastol din sa Bethlehem na nagbabantay ng kanilang kawan sa gabi. Kaya may mga pastol ng tupa, sabi po, na nasa parang na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa gabi. Basahin muli natin Luke chapter 2 verse 8. Luke chapter 2 verse 8 hanggang 10. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila lubhang natakot, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan." Ganito ang ginagawa ng mga pastol sa Bethlehem. Minsan naging pastol po si David sa Bethlehem. Si David, siya po binabantayan ang kanyang kawan ng kanyang ama sa Bethlehem. At kalaunan, siya po ay naging hari ng Israel. At nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may malaking kawan ng mga tupa. Sinabi na ang mga tupang pinalaki sa Bethlehem ay kadalasang ginagamit sa Jerusalem bilang handog. Ngunit sa gabi, ang mga pastol, sila po yung nagbabantay sa mga tupang ito. At ang mga pastol, lahat po sila ay mga dukha. Ang mga pastol na nagbabantay ng tupa at mga baka ay isa sa mga pinakamababang trabaho sa panahong iyon. Sila sa isip ay parang dukha at ignorante. Subalit pagkatapos ay biglang nagpakita ang isang anghel. Kaya namangha ang mga pastol. Sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Sapagkat narito, sabi po, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan." Ang mabuting balita ay ito po, na ang mga makasalanang mapupunta sa impyerno ay mapupunta na ngayon sa langit. Ang unang mga nakarinig ng mabuting balita ay walang iba kundi ang mga pastol na binabantayan ng kanilang mga tupa sa gabi. Alam po ba ninyo kung bakit binabantayan nila ang mga tupa sa gabi? Dahil po sa gabi, maraming mga lobo at asong gubat. At ang mga ito'y gumagala at maaaring umatake sa mga tupa. Kaya sila ang mga nagbabantay yung mga pastol sa mga tupa mula sa atake ng mga lobo. At maging si David. Dati po nang ang isang leon, o di kaya'y ang oso, o lobo ang dumating upang atakihin ang kanyang tupa, sinusundan niya ito at inaalis ang tupa mula sa bibig ng hayop. Kung minsan, papatayin niya talaga ito. Isang dakilang lalaki si David. At kalaunan, pinatay ni David si Goliath at tinalo ang mga kalaban upang bumuo ng isang kaharian. Alam niyo po, ito po ang larawan ng Kristo na siyang nakikipaglaban sa demonyo. At nang gabing iyon, dumating po ang mga anghel sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Isang tagapagligtas ang ipinanganak para sa inyo. Kaya sa verse 11, sabi, "Sapagkat ipinanganak sa inyo, ayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon." Mula verse 12 hanggang 14, ito ang magiging palatandaan ninyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.
At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Kinagpakita ang mga anghel mula sa langit. Ang mga anghel ay ang mga dakilang kawal ng Diyos. At biglang sumama sa anghel, sabi po ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos. Isa itong kamangha-manghang pangyayari para sa mga pastol na ito. Na nagpakita ang mga anghel sa ilang mga dukhang pastol, sila na nag-iingat ng kanilang kawan at sinabi sa kanila ang mabuting balita. At ang karamihan ng mga anghel sa langit ay nagpakita at pinupuri ang Diyos. Sinasabi nila, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Kaya, mga anghel, ipinahayag nila ito sa mga pastol, sila na mga dukha, silang nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Kanilang sinabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Pagkaalis ng mga anghel, nagtungo ang mga pastol na ito sa Bethlehem gaya ng sinabi ng anghel at nagtungo kay Maria at nakita nila ang bata na nasa sabsaban upang purihin at ipagsabi sa mga tao ang tungkol dito. Kaya bumalik sila at niluwalhati at pinuri ang Diyos. Isa itong kamangha-manghang pangyayari. Hindi po ito simpleng bagay lamang. Bakit po ito nangyari? Habang nagpakita ang mga anghel sa harap ng mga relihiyosong Israelita sa Jerusalem, o nagpakita yung anghel sa mga pastol, subalit hindi nagpakita sa mga relihiyosong Israelita sa Jerusalem. Walang anumang pagpapahayag sa kanila, sa sino man sa kanila, tanging sa mga dukhang pastol lamang na nagbabantay sa mga tupa sa Bethlehem. Sa katunayan, binibigyan tayo nito ng mahalagang aral. Bakit nagpakita ang mga anghel sa mga pastol? At bakit nagtungo ang mga pastol kay Jesus upang sambahin siya? Sapagkat siya ang kanilang Panginoon at Kristo. Mula rito, maaari nating masuri kung anong klaseng tao ang maaaring humarap sa Panginoon. At mula dito, makukuha natin ang aral kung sino ang mga taong haharap sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Ang mga pastol na nagbabantay ng mga tupa sa gabi sa ilang ng Bethlehem ay tumutukoy sa Kristiyanong hindi lamang naligtas, kundi sila rin po ay gising. Ang tupa ay tumutukoy sa tupa ng Diyos, ang ligtas na banal. Ang kahulugan ng pagbabantay ay ang pagprotekta sa tupa mula sa pag-atake ng oso at mga lobo. Ang pastol lang siyang nagbabantay sa kanila. Kaya sabi sa Matthew 24:42, sinabi ni Jesus, "Magbantay kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw." Sa Mateo, sinabi na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya sabi, "Magbantay kayo." Ang taong ligtas ay isang taong gising. Gising na po siya. At ang mga pastol, sila po yung nagbabantay, larawan ng mga Kristiyanong gising. Hanapin po muna natin sa Marcos saglit. Marcos chapter 13. Marcos chapter 13 verse 33. Verse 33 sa Marcos chapter 13. "Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon." Sinabi na walang nakakaalam kung kailan ang panahon, ngunit ang mga tanda ay nakikita na. Detalyado po ito. Ang mga tanda ay detalyado po sa Biblia. Sabi po, "Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon." Tignan din po natin sa verse 36. Verse 36, "Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog.
At ang sinabi ko, sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Sinabi niya ulit, maging handa kayo, paulit-ulit. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. Ibig sabihin ba nito, hindi ka na matutulog at pananatilihin mong nakadilat ang iyong mga mata? Sinabi niya sa inyo na panatilihin yung gising ang inyong diwa. Ang pagiging gising ay nangangahulugan po ng pamumuhay ng isang natatanging buhay sa mundong ito. Kailangan nating gumising at ingatan ang ating sarili upang hindi mabigo at mahulog sa tukso, mabigo sa pagsubok ng diablo sa mundong ito. Kasi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, manatili kayong gising at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Tama po? Gumising kayo mga Kristiyano. Sa muling pagbabalik ni Jesus, baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo, sabi niya ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito ang parehong salita na ibinigay din niya sa atin sa panahong ito. Kahit na sinasabi ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na ang patay ay kailangang gumising at inaalog niya sila, ngunit hindi pa rin sila nagigising. May mga taong natutulog kahit paligtas na sila. Gumising ka, tsaka pa lang sila magigising. Ang taong natutulog ay gumigising agad kapag sinabi natin gising. Tama po? Kasi Efeso 5:14, gumising ka ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Hindi ka pwedeng matulog kapag sinisikatan na ng araw ang iyong mukha. Dapat kang gumising agad. Pasisikatin ng Diyos ng liwanag ang iyong mukha. Gayunpaman, gayon ito ang itsura ng isang Kristiyanong gising. Sa Luke 21:36, sabi, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin, magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sa katapusan ng panahon, abala tayong namumuhay, puno ng kasalanan, subalit ang mga Kristiyano ay hindi dapat kasangkot dito. Kaya sabi, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Kung minsan ang mga tao, sila pa ay gumagawa ng bitag para mahuli po yung daga, mousetrap ang tawag. Hindi na ito ginagawa ngayon. Nasubukan ko rin pong gumawa nito. Kapag gumawa ka ng mousetrap at nilagyan ng maliit na karne at takpan ito ng mabangong mantika, pagkatapos, sasabihin ng inang daga, anak, tignan mo yan. Inilagay iyan para mahuli tayo. Huwag mong gagalawin iyan, napakalaga nito. Kapag sinubukan mong kainin ito, mamamatay ka. Gaya ng sinabi ng nanay daga. Naakit dito ang mga maliliit na daga sapagkat ang bango nito. Ayos lang naman kung aamuin ko ito. Pagkatapos, didilaan ko lang ito. Tak-tak-tak, ganun, ninilaan nga. Ayos lang kung kakagat ako, at saka bigla, mahuhuli po siya. Nakakatawa po ba? Brothers and sisters, paunti-unti maging ang mga Kristiyano rin, hindi inaasahan, mabibithag tayo sa maustra. Dapat tayong gumising at magbantay. Kung titikman natin ang mundo ng paunti-unti, di inaasahan, mabibitag tayo. Kaya subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Tingnan natin sa Romans chapter 13, verse 11. Roma chapter 13, verse 11. Mula po verse 11. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman,
upang masunod ang mga pagnanasa nito. Sabi, bukod dito, alam niyo yung panahon na, mga Kristiyano. Alam natin kung ano na ang panahon ngayon. Kung anong henerasyon na ito. May mga oras na kailangan nating matulog, ngunit may mga oras din na kailangan nating gumising, tayong mga Kristiyano. Kaya sa 1 Peter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kailangan yung gumising sa huli. Ang mga natutulog ay gumagalas sa kanilang mga panaginip. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. Ang kaligtasan ito, ang taong ligtas ng Espiritu, ay naghihintay sa pagdating ng araw kung kailan maliligtas naman ang kanyang katawan. Kailan? Kapag dumating na muli ang Panginoon. Ang mga patay na ay mabubuhay muli at hindi na mabubulok. At ang mga nabuhay na mababago sa maluwalhating katawan ay gaya ng sa Panginoong Hesus. Ito po yung huling kaligtasan, ang kaligtasan ng ating katawan. At ang araw ay malapit na, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Malapit na ang araw bago magbukang liwayway. Ito na ang pinakamadilim. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Alisin na ang mga bagay ng kadiliman ng mundo at isakbat naman ang sandata ng liwanag. Ang sandata ay ginagamit bilang proteksyon laban sa palaso ng kalaban kapag pumupunta sa isang digmaan. Kaya sabi, kailangang manatiling handa ang mga Kristiyano. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at sa paglalasing. Ang ibig sabihin ng kalayawan ay ang pamumuhay po ng malaya, ginagawa ang anumang nais. Ang pamumuhay ng malaya nang walang pagpipigil sa kalayawan. Ang ibig sabihin naman po ng paglalasing ay pagiging lasing sa alak, lasing sa pera, lasing sa babae, lasing sa kasiyahan, dahil sa maraming bagay nawawala na sa sarili. Ang taong lasing ay wala sa tamang katinuan. Huwag sa paglalasing. Ang mga ligtas ay huwag dapat uminom ng alak at maging matino. Huwag kayong magpakalasing sa alak, sabi po, na ito ay labis na kahalayan. Ang taong lasing ay hindi mapupuno ng Espiritu Santo, sapagkat salungat sila sa isa't isa. Kaya huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Ang kalaswaan at kahalayan ay talamak sa mundo. Ngayon may COVID-19 kumakalat sa buong mundo at maraming tao ang namamatay dito, ngunit hindi ito maaaring ihambing sa mga ito. Ang mundo ay puno na ng kasalanan, gaya ng mga sekswal na imoralidad, masigit pa sa mga salot. Maraming taong namamatay dahil dito. Huwag sa mga paninibugho, sabi naman. Maraming taong naninirang puri, nagagalit, nag-aaway. Huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo. Ang pagsuot kay Kristo, ibig sabihin ay pagiging gaya ni Kristo. At huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. May mga taong hindi natitinag. Gaano man natin sila sinasabihan na huwag mamuhay ayon sa pagnanasa ng laman. Sinasabi nila kahit pa kailangan kong mabuhay ng kaunti pa para sa laman. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, kaya nga huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayong manatiling handa at magpakatino. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Napakarami pong salita kagaya nito. Sa Kawikaan 19 verse 16, ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan. Kaya ang pagiging gising ay ang pag-iingat sa salita ng Diyos. Natututo tayo ng maraming bagay sa pamamagitan ng pagsunod sa Biblia. Nag-aaral po ba tayo para maipagmalaki natin ito? Hindi po. Pinag-aaralan natin ang Biblia para sundin. Ang buhay ng pagsunod ay ang buhay ng may kamalayan. Kaya kailangan nating sundin itong Biblia. Sa Santiago chapter 1 verse 27, sabi, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito.
ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ng sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Kaya ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at ang pusong naglilingkod sa Diyos at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan. Kapag hindi tayo nag-ingat, kahit sa isang saglit lang, talaga pong madudungisan tayo ng sanlibutan. Nagiging gaya tayo ng mundo nang hindi sinasadya. Kabaliktaran ito ng buhay na makadiyos. Kesa Apokalipsis 16:15, masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Kapag dumating ang Panginoong Hesus na gaya ng magnanakaw, tayong nananatiling gising at nakadamit. Ang tinutukoy na damit dito ay ang damit ng katwiran na isinuod sa atin ng Panginoon. Ngunit hindi natin pwedeng dumihan ang damit na iyan. Ang ligtas na ay nagiging gaya ng hubad na tao kapag namuhay siya ayon sa paraan na gusto niya. Mapalad siyang hindi ipinapakita ang kanyang kahihiyan. Ang mga tao sa mundo ay nabubuhay ayon sa gusto nila kung paanong ginagawa nilang kaluwalhatian ng kahihiyan. Hindi po ito dapat gawin ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay ang mga sasalubong sa Panginoon na malapit ng bumalik. Kaya dapat tayong humiwalay sa sanlibutan. Dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Sa Apokalipsis 19:7-8, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang malinis, pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Nung tayo naligtas, formal tayong nakipagkasundo sa kasal ng sa Panginoon. Ang huling kasal ay sa pagdating ng Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon, sabi, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Inihanda na. At sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Hindi lamang natin natanggap ang kaligtasan, kundi sinabi rin na ang buhay Kristiyano, pag-iingat ito at pagsunod sa salita ng Diyos, gaya ito ng makintab at malinis na lino, ang mga tawang tamang nagawa ng mga banal. Ang taong nakasuot ng malinis na damit ay hindi pumupunta kung saan saan marumi at hindi siya umuupo kung saan saan lamang. Ang malinis na damit ay nakikita agad kapag mayroon po itong kahit maliit na dumi. Ibig sabihin nito, dapat po tayong mamuhay ng malinis at maayos. Dapat nating ingatan ng ating mga sarili at ang iba gaya ng pastol sa kanyang kawan sa gabi. Tayong mga ligtas ay gising sa katawan ni Kristo. Dapat nating ingatan ang sarili at ang mga tupa ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos. Ganito po ang larawan ng mga Kristiyano. Ganito ang imahe o larawan ng mga banal na masayang sasalubong sa Panginoon kapag siya na po ay muling dumating. Yan ang inilalarawan ng mga gising na pastol. Kaya nga po, sa Gawa chapter 20:28, sinabi sa mga matatanda sa Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa buong kawan. Ang mga magulang ay dapat na mamuhay ng disente. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin po sa kanilang mga anak. Kapag ang mga magulang ay mali, ang mga anak ay mali rin. Alam nyo ba ang mga nagtuturo ng salita sa church? Sila po ay dapat mamuhay ng malinis at gising na buhay. Kung hindi nila ginagawa, mamuhay ba ng matuwid ang mga banal? Kaya dapat nating protektahan ang bawat isa upang muli nating salubungin ang Panginoon na darating. Ang mga banal na gising, sasalubungin nila ang Panginoon sa darating na sa kaluwalhatian. Darating ang Panginoon na may kaluwalhatian at tayong Kristiyano ang sasalubong sa Kanya. Tingnan natin sa Mateo chapter 2. Mateo chapter 2.
verse 1, Mateo chapter 2 verse 1, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juda, sa anumang paraan na hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Tignan niyo po dito, mga pantas na lalaki mula sa silangan, sinabi na sila ay mga astrologers at mga astronomers. Bigla nakita nila, nakita ng mga lalaking ito, yung pong kanyang bituin at sinabi, ang bituin ay siyang ipapanganak na hari sa Israel. Kaya pumunta sila sa Jerusalem upang makita si Jesus. Nakita ng mga astrologers, nakita nila ang bituin at nalaman nila na ipapanganak yung pong hari sa Israel. Kaya bakit sila pumaroon? Sila po ay nasa Babylonia. Ang layo mula sa Babylonia patungo sa Jerusalem ay nasa 805 kilometers. Kaya ito po ay napakalayo. At gaano yun kahirap? Hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao na maglalakbay. Tinatawid nila ang mga bundok at tubig. Kaya napakalayo po ng Babylon sa Jerusalem. Kaya nga po, kailangan nilang maglakbay ng napakalayo. At ang paglalakbay na ito ay napakahirap. Ang paglalakbay ay hindi madaling gawin. Sa paglalakbay na iyon, tinawid nila ang mga bundo at tubig. Kaya yung distansya ay 805, mga ganun, 805 kilometers. Kaya ang dami po nilang dinaanan at tinawid ng mga bundok at tubig. Kaya nga mayroong isang himno, sabi ng himno, three wise men from the east crossed the mountains with precious gift, crossed the waters and followed the stars. Gayunpaman, kung alam nyo ang background nito, mauunawaan nyo kung bakit sila pumunta doon. Noon kasing 586 BC, nung nilabag ng mga Israelita ang kautusan ng Diyos, winasak ang templo ni Solomon at lahat sila kinuhang bihag sa Babylonia. Pinatay nila ang lahat ng anak ni Haring Hezekiah, dinukit ang kanilang mga mata, ginapos sila sa mga tanikala at kinaladkad. Mula noon, namuhay ang mga Israelita bilang bihag sa loob ng 70 taon sa Babylonia. Ang Israel ay lubusang nawasak sa pamamagitan ng ibang mga bansa sapagkat sila ay patuloy na nagkasala. Ang Israel ay nasakop ng Babylonia, Media at Persia. At habang sila ay namumuhay sa ibang mga bansa, nagawa nilang magpatutuo tungkol sa Diyos. Kaya nga po, sa Isaías chapter 43, sinabi ng Diyos sa Israel, at kayo ang aking mga saksi. Sa kanilang pamumuhay sa ibang mga bansa, pinatutuhanan po nila ang Diyos. Kaya nga, ang Israel po ang tunay na saksi. Kaya sa Daniel, ang Israel ay nabihag ng Babylonia. Ang hari ng Babylonia ay nag-utos sa Israel noon na sumamba sa gintong imahe. Dahil kung hindi ay tatapon sila sa hurno na nang diningas na apoy. Ngunit yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi sumamba sa imahe. Kaya sila ay tinapon sa hurno. Tanging tatlo lamang sila na inihagis sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ngunit apat. Apat sila na nasa apoy. Kaya ang hari ay nagtanong, ilang tao ba ang ating itinapon? Hindi ba tatlo lamang? Ngunit masdan ninyo, bakit apat sila? Apat sila, may isa pang kasama sila. Sa Daniel 3 verse 26,
Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. At sila po ay lumabas mula sa apoy. Hindi sila nasunog kahit pa ang kanilang mga buhok at kasuotan. At hindi man lamang sila nag-amoy sunog. Kaya ang hari ay talaga pong namangha. Sabi niya, "Oh, talagang ang Diyos ninyo, ang Diyos ng Israel ay buhay. Iningatan niya kayo." Kaya sa pamamagitan na Shadrach, Meshach at Abednego, ang Diyos po ay napatotohanan. Kinalaunan sa panahon ng Media, si Daniel ay nagkaroon ng kapangyarihan upang pamunuan ng mga satrap at mga tao. Kaya sinaraan ng mga satrap o yung pong mga gobernador ng Persia, si Daniel, upang patayin siya sapagkat sila po talaga ay nainggit sa kanya. Sinabi nila na siya ay sumamba sa ibang Diyos at si Daniel kalaunan ay inilagay sa yungib ng leon. Kahit buto ay wala kang maaasahang matitira mula sa mga leong ito. At ang hari ay nalungkot buong gabi at hindi makatulog sapagkat siya ay nag-aalala para kay Daniel. Siya po ay umiyak. Sa kanyang umiiyak na tinig na nanagoy para kay Daniel, sa Daniel 6 verse 20, sabi niya, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang ibang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" Sinabi ni Daniel, "Oo, hari, opo, opo, hari." Ang mga leon ay hindi makalapit sa kanya. "Diyos, iningatan mo ako." At siya po ay kinuha. At nung yung pong mga lalaking nagsabwatan laban kay Daniel, silang inihagis, dinurog ng mga leon. Nung ang mga kaibigan ni Daniel ay nilagay sa hurno, ang mga taong bumubuhat sa kanila ay nasunog. Gaano po ito kainit, tama po? Kaya sinabi ng hari na papatayin niya ang mga taong nagsasalita ng masama laban sa Diyos ni Daniel at gagawing buntun ng abo ang kanilang mga bahay. Ganyan po. Ang haring Sinbukadnesar, siya po noon ay nagkaroon ng panaginip habang siya po ay nababagabag sapagkat walang makapagpaliwanag sa kanyang panaginip. Ngunit ang panaginip pong ito ay naipaliwanag po ni Daniel. At nung ang hari ay ang anak ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar, dinala niya ang sisidlan na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos mula sa templo sa Jerusalem at uminom ng alak mula sa mga iyon. Biglaan may isang kamay na lumabas sa bader at isinulat ang Mene Mene Tekel Upharsin. Anong ibig sabihin noon? Ano iyan? Sabi nila. Ipinaliwanag po ito ni Daniel. Si Haring Belshazzar ay namatay rin. Namatay siya mismo ng araw na iyon. Sa kabilang banda, napakarami ng pagkakataon upang talagang makapagpatutuo ang mga Israelita tungkol sa Diyos. Kaya kahit pa sa pagkabiyag ng mga Israelita, kahit na ang bansang Israel ay nawasak dahil sa kasalanan, ang Diyos ay buhay, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ang hari ng Babylonia, Persia at Media, si Ciro, ay tumulong sa mga Israelita na makabalik upang muling itayo ang templo. Kaya dahil sa mga Israelita, sa mga araw ng Babylonia, Persia, maging sa araw ng Media, ay mayroong mga taong naniwala sa Diyos mula po sa kanila. Kaya Babylonia, Persia, Media at Persia. Ang mga Israelitang ito ay ang bayang pinili ng Diyos sa lumikha ng langit at lupa. At ang alam nila na ang mga Israelita ay naghihintay sa ipinangakong hari na darating. Kaya nga po, kung titignan, bilang 24 verse 17, aking makikita siya ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasdan siya ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Hakub at ang may isang setro na lilitaw sa Israel. Ang setro ay ang mamumuno. Kaysa panahon ng Babylonia at Persia, ang mga pantas na nag-aaral ng bagay sa kalawakan ay kadalasang nakakatagpo
ng mga bituin. Titingnan nila ito mula sa papawirin. Makatwiran iyon sapagkat nakikilala nila ang Diyos na lumikha ng sangsingukob habang nag-aaral sila tungkol sa bagay sa kalawakan at hinahanap ang mga tanda mula sa mga bituin. Kaya pinagdamasdan nila ang mga bituin at nakakatagpo talaga sila ng mga tanda. Kapag may lumitaw na natatanging bituin, iniisip nila isang hari o katangay-tanging pinuno ang lalabas. Sa palagay ko, ang mga pantas na nag-aaral ng mga heavenly bodies ay mga satrap ng mga hari ng Babylonia, kagaya po ng sabi sa Jeremias 39 verse 3. At ang mga pantas na ito ay mga matatalinong tao. Sila po ang mga tao o tinatawag na privileged class. Sila po ay ang mga satrap ng mga hari at mayayamang tao. Pinag-aaralan nila ang mga bituin. At biglaan ay natagpuan nila ang kakaibang bituin na hindi pa nila talaga nakikita o nakikilala. Iyon ay isang palatandaan para sa isang hari na ang hari sa Israel ay naghihintay para sa mga maniniwala sa Diyos na lumikha ng mga langit. At naisip nila na kailangan nilang salubungin ng hari na isusugo ng Diyos na lumikha ng mga langit at lupa. Kaya dinalaw po nila ang hari upang sambahin. Ayon po sa mga himno, ang mga tatlong pantas daw ay nagpakita. Sabi, may tatlong pantas. Ngunit sinasabi ng Biblia, hindi po sinabi na tatlo o apat. Kaya may ilang taong dumating. At marahil ay ilang tao pa ang dumating. Kailangan nilang tawirin ang mga bundok at tubig at ilang mapanganib na mga bagay ang maaaring mangyari habang sila ay naglalakad sa distansyang nasa around 805 kilometers. Ngunit, sila po ay tumuloy pa rin at sinunda ng bituin. Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Yan ang sabi sa Matthew 2 verse 2. Ito ay talagang malaking bagay. Kaya, gaya po ng sinasabi ng Biblia, nung narinig ito ni Haring Herodes, siya po ay nabagabag. At kayo din ang buong Jerusalem. Ang mga Israelita ay naghihintay sa hari na darating. Ngunit para kay Haring Herodes, ako ang hari. Ngunit sinasabi niyo, may darating pa na ibang hari. Ang nais niyang sabihin ay papatayin niya ang isa pang hari na lalabas. At ngayon, nalaman niya na mayroon pang isang hari na lumabas upang kunin ang kanyang trono. Kaya siya po ay talagang nabagabag. Sapagkat ang mga tao sa Jerusalem na naniniwala na mayroon pang ibang hari na darating, ay narinig nila na ang mga pantas mula sa Babylonia, hindi ang mga ilang taong baliw, ay dumating upang sambahin siya kasama ang kanilang mga kasama. At muli siyang nabahala. Kaya sa Mateo 2 verse 4, nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, siya po ay nagtanong sa mga ito kung saan isisilang yung bagong hari o yun pong Kristo. Kaya nabahala si Herodes. Tinipon niya yung mga eskriba ng bayan, nagtanong siya kung saan isisilang yung tinutukoy na hari o kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ang mga matatalinong taong ito ay gaya sa mga dalubhasa sa kautusan dahil binanggit nila ang Micah chapter 5 verse 2 sa kanilang sagot. Sinasabi nila sa isang pastol ang isisilang sa Bethlehem. Sabi nila, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Ganun ba? Tinawag ng hari ang mga pantas. Kasi Matthew 2 verse 8, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya inyong matagpuan na, ipagbigay alam niyo sa akin upang ako rin ay maparoon at siya ay aking sambahin. Yan ang kanyang sinabi. Subalit hindi ito pagsisikap na sambahin ang sanggol, kundi susubukan niyang patayin siya. Kaya nga, pinatay ni Herodes ang lahat ng mga bata na may edad 2 taon pababa sa Bethlehem.
nagkaroon ng pagpatay ng mga sanggol. Ngunit ang problema, narinig ito ng buong Jerusalem at nabahala po sila. Nagkaroon ng pagpatay sa mga sanggol. Ang mga tao ay nabahala at ang tanghari ay nabahala rin. Ngunit ang mga pantas ay narinig ito mula sa silangan kaya nagtungo sila sa Bethlehem. Ang Bethlehem po ay nasa 10 kilometro lang mula sa Jerusalem. Napakalapit po nito. Pero habang naglalakbay po ang mga pantas, muling sumulpot ang bituin. Ang bituin na nakita nila sa silangan ay muling nagpakita. Sa tingin ko po, mababa lamang po yung pong bituin na nagpakita. At pinatnubayan sila ng bituin. Kaya sumulpot muli yung pong bituin. At ang bituin na ito, nakita nila sa silangan, muling nagpakita sa kanila. Kaya nga po, sa tingin ko, mababa lang ang bituin. Pinatnubayan nila sila ng bituin. Sabi dito sa Matthew 2 verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Sa verse 9 at 10, pagkatapos silang marinig o makinig sa hari, ay lumakad na sila at naroon. Ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Sa verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Nagalak po sila. Nung nagpakita muli ang bituin at nanguna sa kanila, labis silang nagalak nang makita nila ito. Pero po, bakit walang sino man sa mga tao na nakatira sa Israel ang nakakita sa bituin? Bakit po? Nagpakita lamang po ito sa paningin ng mga taong masigasig na naghihintay sa Panginoon na darating bilang hari. May isa ba sa mga pari o eskriba ang bumisita sa Jerusalem, Bethlehem? Walang sino man ang nagpunta. Paano naman po ang mga tao? Wala din pong nagpunta sa kanila. Paano ito nangyari? Hindi ba ito kakaiba? Iisipin natin kapag may nagsabi ang Mesiyas sa isilang sa Bethlehem, sabi nila. Ang daan patungo sa Bethlehem ay dapat maraming pumuntang tao. Ngunit bakit hindi sila pumunta? Ang mga kaalaman ng mga eskriba ay patay. At ang mga Israelita ay walang intensyon na salubungin si Kristo. Ngunit pareho din po sa mga tao ngayon. Kumakanta sila, "Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King." At nagsasayaw, ngunit hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Nagpapanggap sila na naglilingkod sa Panginoon, ngunit may sino man bang tumanggap kay Kristo? Dapat yung tanggapin sa inyong puso si Kristo. Sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Subalit sa verse 11, siya'y naparito sa Kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng Kanyang sariling bayan. Hindi nila siya tinanggap. Walang sino man ang nagpunta. Ang mga pantas mula sa silangan, sila po ang nagpunta sa Panginoon. Kasi Matthew 2 verse 9, at naroon ang bituin, nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Sa verse 11, pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pa uwi sa kanilang lupain. Kahit na isinilang na sa Bethlehem si Jesus, may ilang panahon muna ang lumipas bago nagpunta ang mga pantas kay Jesus. Ang mga pastol ang sumalubong kay Jesus na isinilang sa sabsaban. Ngunit ang mga pantas mula sa silangan ay nagpunta sa bahay kung saan naroon si Jesus at pumasok sila sa bahay at binati si Jesus. At gaya ng sinasabi ng mga Katoliko, yumukod daw sila kay Maria. Ngunit hindi po sila yumukod kay Maria, kundi sumamba sila sa bagong silang na sanggol. Siya kasi, ang Kristo, siyang isinilang na hari. Maging sa ngayon, para sa lahat ng nananabik sa pagdating ng Panginoon, maraming ipapakitang tanda ang Panginoon sa pamamagitan ng likas na mundo, mga kaganapan sa politika at sa maraming mga pangyayari na magaganap sa mundo. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito,
Alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na, sabi po. Alam natin na ang tagaraw ay malapit na dahil ang mga dahon ng puno ng igos ay nalalagas na. Gayun din naman, kapag nakita nyo ang kalayaan ng Israel, alam nyo malapit na ang araw ng Panginoon. Nasa mga pintuan na. Kaya halos 70 years na po ang nakalipas, ang Israel ay naging malaya na. Tama po ba? Sinasabi na babalik ang Panginoon, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa, sabi po, mula sa panong naging malaya ang Israel, habang ang mga tao ng panong iyon ay nabubuhay, yun din ang henerasyong darating ang Panginoong Jesus. At maririnig, makakarinig kayo ng mga digmaan, balibalita ng mga digmaan, panganib ng digmaan. Nasaan ang ating panahon sa ngayon? 8 superpowers po ng mga bansa. Ngayon, kabilang ang North Korea, 9 na po, sinusubukan nilang maglaro ng apoy. Sa pamamagitan ng mga nuclear na armas, kapag nagsimula ang digmaan, ang buong mundo ay mawasak sa loob ng 30 minutes. Alam niyo po ba ito? Ngunit hindi ito iniisip ng mga tao. Hindi iyon ang maaaring mangyari, sabi nila. Naitala na po ito sa Biblia na magkakaroon ng huling digmaang nuklear. Mateo 24 verse 7, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. May mga namamatay dahil sa labis na gutom. Lindol, sabi rin po. Nangyayari ito ngayon sa lahat ng lugar. Mga sakuna sa kalikasan. At sa Luke 21 verse 11, magkakaroon ng mga salot. Ngayon ang buong mundo ay nagdurusa dahil sa isang pandemya. May nangyari na bang ganito dati? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito ang huling tanda? Pero sinasabi pa rin nila, hindi ito mangyayari. Sa Luke 21:28, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Sa John 16:13, subalit kapag dumating na ang Espiritu, kanyang ipahayag sa inyo mga bagay na darating. Alam nating mga Kristiyano ang mga bagay na ito, kaya maraming mga propesiya at mga tanda, ang ilan sa mga tanda ay napakatiyak. Kasi sa 2 Peter 1:19, may isang tiyak na propesiya. Sabi, kahit mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak, mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pinagtutuunan ng pansin, gaya sa isang liwanag, ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, sa pagbubukang liwayway at sa talas sa umaga, ay sumilang sa inyong mga puso. Ang pinakatiyak na propesiya ay ang Biblia. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang talas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ang talas sa umaga ay sumilang bago magbukang liwayway, bago ang muling pagdating ng Panginoon. Dati ang mga pantasya nagpunta pagkatapos silang makita ang bituin, ngunit ang ating panahon na hindi gayon. Wala silang Biblia, kaya nga ang Diyos ang nagpakita sa pamamagitan ng bituin. Ngayon hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ibig sabihin na nauunawaan natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Sigurado po, silang nakakaunawa ng muling pagdating ng Panginoon. Alam nilang malapit na sapagkat ito ang tinuturo ng Banal na Espiritu. Sigurado po na sila ay mamumuhay ng aktibong buhay pananampalataya dahil alam nila hanggang sa makatagpo nila ang Panginoon. Ngayon, isang tiyak na bagay na ang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na, subalit silang mga hindi naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon, sila po'y walang interes dito. Maring wala. Silang mga pumunta sa Jerusalem mula sa Persia ng panahon po na iyon ay naglakbay gamit ang mga kamelyo at mga kabayo. Gayunpaman, sila ay nakaranas ng kahirapan habang sila po ay nasa mababang mahabang biyahe. Sila po ay pumunta upang sumamba sa hari mula sa kanilang puso, kaya po ginabayan po sila ng Diyos hanggang sa huli. Kasi sila po na nag-aabang sa kanyang muling pagbalik ay gagabayan din ng Espiritu Santo. Mari po nilang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok, anumang kahirapan, upang tanggapin ang maluwalhating Panginoon. Kahit na po marami po silang pinagdaan ng mga kahirapan. Ganyan po ang mga taong tatanggap sa Panginoon sa kanyang muling pagbalik.
Sinabi po sa Colossians chapter 3 verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kinakasabikan po natin ang araw na ito. Dahil tayo po ay magiging maluwalhati sa maluwalhating pagpapakita ng Panginoon. At ang mga pantas po ay hindi pumunta ng walang anumang dala. Mayroon po silang inihandang ginto, insenso at mira. Ang ginto ay regalo para sa hari. Ang insenso ay ginagamit ng mga pari tuwing sila po ay nag-aalay sa Diyos. At ang mira, pinapahid sa mga patay upang hindi agad ito mabulok. Tinanggap at sinamba natin si Jesus bilang ating hari, pari na siyang naging mabangong samyo ng sakripisyo para sa atin at bilang Panginoon din ng ating mga puso. Kasi sa mga kapatid, mga ligtas na mga Kristiyano, at sa kanila na matyagang naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ay ibinibigay ang gabay mula sa Espiritu Santo. Nagbigay po ang Diyos ng kaliwanagan at makikita po nila ang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na, gaya ng kung paanong natagpuan ng mga pantas ang bituin. Hanggang sa ang talas sa umaga ay mapasa sa ating mga puso, sabi po. Silang nakakatagpo nito ay susunod sa Panginoon. Hanggang sa araw na sila ay tumayo sa harapan ng Panginoon, kahit na sila ay mayroong maraming mga kahirapan. At ang mga pantas ay nagpatira pa, sumamba, at nakatanggap ng babala sa panaginip na wag na pong bumalik kay Herodes at sila ay umuwi sa kanilang lugar sa ibang daan. Maging sa kanilang pag-uwi ay ginabayan po sila ng Diyos. Bakit po? Dahil kung babalik sila kay Herodes ay magpapadala siya ng mga sundalo upang patayin si Jesus. Kaya itong mga pantas na ito, pumunta sila, ginabayan po sila. Hanggang sa kanilang pag-uwi, ginabayan po sila ng Diyos. Sa Tito chapter 1:14, huwag makinig sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Mula ang mga relihiyong pinuno, mga pari at mga eskriba, ano po ang ginawa nila sa mga karunungan nila sa Biblia? Ang kanilang karunungan mula sa Biblia ay walang kabuluhan sa kanila upang tanggapin si Jesus, bagkus ibinigay nila ang impormasyon kay Haring Herodes upang ipapatay si Jesus. Siyempre po hindi napatay si Jesus dahil nagtungo po siya sa Ehipto. Subalit maraming mga sanggol po sa Bethlehem, namatay po sila. Dapat po tayong mamuhay ng may pag-iingat ayon sa utos ng Panginoon. Ito po ay upang ang iglesia at ang Panginoon ay hindi masaktan. Kung ang mga Kristiyano ay mamumuhay ng walang ingat, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay maaapektuhan at magkakaroon po ng malaking epekto sa gawain ng Diyos. Kaya, dapat po tayong mamuhay ng ayon sa gabay ng Espiritu Santo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga Israelita ang Kristo ay dahil ang Diyos ay nagpakita sa mga mahihirap na mga pastol ng Bethlehem. Nagpakita siya sa mga pastol. Ang gabay ng Espiritu ay nahayag sa mga malalapit at para sa mga pantas na nasa malayo. Kasi Efeso chapter 2 verse 17, at siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo sa malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Silang mga malalapit ay ang mga Hudyo at silang mga malalayo ay ang mga Hintil. Kaya siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Gaya po nito, ang mga taong walang paggabay ng banal na espiritu ay hindi maaaring makatanggap sa Panginoon. Kapag ang tao ay naligtas, kailangan nila ng gabay at turo ng espiritu sa kanilang Christian life. Sila ng mga tatanggap ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay mayroong gabay ng espiritu. Kahit na ang mga Israelita ay naghihintay sa Kristo, hindi nagpakita sa kanila si Jesus dahil sila ay naghihintay kay Kristo na siyang hari na sasakop sa Roma, na siyang magpapalaya sa kanila sa bilang tugon sa kanilang mga problemang pisikal. Alam po ba ninyo kung ano ang nilalaman ng usapan ng mga kinatawa ng Christianity of US noong 20th century? Ito po ay nabalita sa diaryo.
Sinabi nila ang mission ng 20th century Christianity ay para raw solusyonan ang mga social problems. Paglalapat daw ng hustisya at baguhin ng mga tao at tulungan ng mga mahihirap. At wala silang pakialam sa mga kaluluwa na dumadalo sa mga churches. Kahit na sinabi ni Jesus na malibang ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Silang dumadalo sa mga simbahan ay walang pakialam tungkol dito. Hindi po nila seryosong pinag-iisipan ang kanilang espiritu. Hindi po sila handang tanggapin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Wala silang masiding puso. Wala kasi silang gabay ng espiritu. Kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa po sila mahuhulog sa hukay. Sumusunod ang mga tao sa mga bulag ng mga pinuno ng relihiyon, sila po'y mga bulag na taga-akay. Kaya gaano po sila nakakaawa? Sobrang nakakaawa. Ang bulag, inaakay ang kapwa bulag. Kaawa-awa po sila. Subalit, silang mga gising lamang, silang mga masidhing naghihintay sa Mesiyas, silang nagmamahal sa salita, at silang mga ginagabay ng Espiritu, sila po ang makakatanggap sa Mesiyas. Sa ikalawang pagdating ni Kristo, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Dapat po tayong magising, dapat po tayong masidhing maghintay sa kanyang pagdating. Lahat ng mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng maayos bilang Kristiyano. Anumang kahirapan ang ating makaharap, dapat po tayong maganda sa pagsalubong sa Panginoon, sumunod sa gabay ng Espiritu, at mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat po nating ialay ang pinakamagandang kayamanan sa Panginoon gaya ng ginawa ng mga pantas. Sa mga ganitong tao darating ang Panginoon at tayo po ay makilahok dapat sa kanyang kaluwalhatian. Dapat po tayong maganda na tanggapin ng Panginoon. Ilang ulit niya tayong inuutusan, magbantay, magbantay, sabi po niya. Magbantay kayo. Sabi sa Biblia sa Revelation 16:15, mapalad ang nananatiling gising upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Kaya dapat po tayong mamuhay ng may kaayusan, sumunod at maging karapat-dapat bilang mga taong makikiisa sa kaluwalhatian. Manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na iniligtas mo po kami sa mga huling panahon sa mundong puno ng kasamaan. Nalalaman po namin na walang tunay na pag-asa at kasiyahan dito sa lupa. Iniibig lamang namin ang Panginoon na siyang darating muli. At kami po naghihintay sa araw na iyon upang makiisa sa kaluwalhatian ng Panginoon sa araw ng kanyang pagdating. Pakiusap po, pamunuan po ninyo kami, ang aming puso at buhay, upang mahintay po namin ang pagdating ng Panginoon. Ibigin ang inyong salita, tanggapin ang turo ng at gabay ng Espiritu, naisin ang araw ng pagharap sa Diyos, gaya ng sa mga gising ng mga pastol na naghintay sa pagdating ng hari, at gaya ng mga pantas na nag-aral ng bituin upang tanggapin ng Kristo. Pakiusap, hawakan po ninyo at pangunahan kaming lahat upang kami ay maging mga karapat-dapat na makiisa sa papuri at kaluwalhatian ng Panginoon sa araw ng kanyang muling pagdating. Pamunuan po ninyo kami, Panginoon, upang walang sino man ang mapahiwalay sa banal na pagsasama o sa fellowship, at walang sino man ang hindi makatanggap sa inyo, Panginoon, sa inyong muling pagdating. Gabayan niyo po kami hanggang sa huli, at naway mapahiwalay po kami sa mga kasamaan ng mundo at matanggap ka namin, Panginoon, sa iyong muling pagdating. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.